Sabihin ninyo ang Panginoon na kilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng aking Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumairin. Magandang tanghali mga kapatid. Sa araw nito patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito ang ating patuloy na pagkilala sa Kanyang kabutihan. Kaya naman halina mga kapatid, taas natin ang intensyon sa misang ito. Ang ating mga personal na kahilingan at yung maating mga pinangako ang ipapanalangin. At gayon din naman para na rin sa mga kaluluwa ng ating mga kapatid, gayon din ang walang mga nakaalala. Taglay ang pusong mapagpasalamat, halina, kilalanin natin ang ating mga pagkukulang at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ay mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sana ng kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang magpapagaling na mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng Alpha. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng apat na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig,
kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon, ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naguhulog ng dalawang kusin. Ang wika ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyong ang naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang nandi na nila kailangan ang kanilang ipinagkakaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli, magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. Ang kabanata po ng ating pong ebanghelyo ay ang huling bahagi ng tinatawag nating ebanghelyo ni San Lucas, kung saan si Jesus ay patungo na sa tinatawag nating kanyang pasyon, ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay. Alam niyo po mga kapatid, nung si Jesus po ay nakaupo mismo sa templo, sa loob ng templo, nakita niya po ang mga naguhulog doon sa mga treasury box. Nakita niya po ang mayayaman na lalaki po nang hinuhulog nila. Tapos dumating po yung isang babaeng balo, at pagdating ng babaeng balo, dalawang kusing ang inihulog na katumbas ng isang pera. Alam niyo po, sabi niya roon sa kanyang mga alagad, "Alam niyo ba na mas malaki ang inihulog ng babaeng balong yan kaysa sa mga mayayaman?" Bakit po? Kasi yung pong mga mayayaman, ang kanila pong hinuhulog, surplus, sobra lamang ng kanilang mga kinikita. Compare po rito sa babaeng balong ito,
Bagamat dalawang pusing, ito po ay katumbas ng kanyang buong buhay. Out of her poverty, ibinigay ng babaeng ito ang lahat ng kanyang kayamanan. Kaya minsan, mentalidad po natin, pag tinignan po natin yung mayaman, uy, ang laki ng hinuhulog. Tapos tayo, ang liliit, mga barya-barya lang ang hinuhulog natin. Ngunit kapag sinukat mo sa mayayaman, parang ang gilang yun eh. Pero sa mga may hirap, kapag nagbigay ka, tugot buhay mo na ang ibinibigay mo. Kaya naman sa araw pong ito, alam po nitong babaeng balong to kung ano ang hinihingi ng paghahari ng Diyos. Kapag tinignan po natin yung requirements o yung nire-require po sa atin, paano po ito? Alam niyo po, ang sabi po ni Saint Gregory the Great, ang sabi niya ito, "The kingdom of God is priceless, and yet it costs us everything, even the drop of our blood and the last penny sa buhay natin." Aba, ganun pala yun. Sasabihin natin, libre ang paghahari ng Diyos. Ngunit kung nais mong maposes at maangkin ang paghahari ng Diyos, ibibigay mo ang lahat-lahat sa iyo, kahit na sa kahuli-hulihang sentimo mo. Alam niyo po, kapag tinignan po natin ang mga ibang ebanghelyo, makikita po natin si Peter, si Andrew, anong ginawa po nila? Iniwan nila ang kanilang bangka at sumunod kay Kristo. Bakit? Kasi natagpuan nila ang tunay na paghahari ng Diyos. Ang babaeng balang ito, ang kanyang dalawang kusina, ang kanyang ginamit para maangkin ang paghahari ng Diyos. Kung ganoon, mga kapatid, kahit na po pala tayo, pwede nating angkinin ang paghahari ng Diyos. Pero sa papaanong paraan, we need the courage. We need to remember at alalahanin natin na tanggapin natin na anuman ang mayroon tayo ay hindi sa atin dahil ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kapag iniisip mo, pinaghirapan ko ito eh. Dapat ako lang ang gagamit. Pero ang sinasabi po sa atin, anumang bagay na mayroon ka, ito ay hindi sa iyo, ito ay kaloob ng Diyos sa iyo. Kaya naman tinuturuan po tayo sa bahagi natin na kilalanin natin ang Diyos at ibigay sa Kanya ang nararapat sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, kahit na po sa simbahan, kahit na po sa anong bagay, lalo na sa pagtulong natin sa ating kapwa, ang biniisip po natin, magbigay. Pero sandali lang po, anong uri ng klaseng pagbibigay ang gagawin natin? Sa simbahan, God is asking us kung ano ang nararapat sa Kanya. Hindi niya aangkinin at hindi niya kukunin ang lahat sa iyo, kundi ang sinasabi niya, nagbibigay ka ba at ibinabalik mo ba sa akin kung ano ang nararapat sa akin? Anong uri ng pagbibigay mayroon ka? Ito ba ay bukal? Mas madalas iniisip po natin ang mga bagay na ito. Give until it hurts. Magbibigay ka hanggang sa masaktan ka. Sandali lang po, kapag halimbawa ang ganyan ang usapan, ako tak lagi ang nagbibigay, eh hindi mo ba pwedeng siya naman ang hingan mo? Hindi ba pwedeng sila naman? Bakit ako lagi? Kasi, give until it hurts. Ngunit ang ebanghelyo, hindi po ito ang pamantayan ng pagbibigay. Ang pamantayan ng pagbibigay ay ito, not to give until it hurts, but rather, give until you find it rewarding. Yung pong nagbibigay ka, ngunit nagagalak ka. Ito po yung tunay na pagbibigay. Bukas ang puso mo at sa pagbibigay mo, nananalig ka sa Diyos na hindi ka niya kakapusin at hindi magkukulang kung ano ang nasa sa'yo. Alam niyo po mga kapatid, kapag nag-isip po tayo ng magandang larawan para sa tanunay na pagbibigay, isa po ang babaeng balong ito ang nakikita natin.
ang kanyang pagbibigay ng lahat-lahat sa kanya. Ngunit sa harapan po natin, narito ang tunay na nagbibigay. Walang iba kung hindi ang ating poong Jesus Nazareno. Larawan po siya ng pagbibigay. Hindi lamang po pera, hindi lamang po kung ano ang ibinigay sa atin, kundi ang kanyang buhay. Ang sinasabi sa ating pananampalataya, ang tunay na diwa ng pagbibigay ay ito. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang manampalataya ay hindi mamatay, kundi mabuhay at mabuhay na walang hanggan. John 3:16. Ngayon, ito po yung tema. Ito po yung sinasabi po sa atin. Kapag nagbigay ba tayo, binibigay natin ang buo ang ating sarili? It is not the amount of money na binibigay mo, hindi kung ganong kalaki ang ibinibigay mo, kundi kung ganong kaganap, kung ganong kaligaya, kung ganong kawagas ang pagnanais mong magbigay. Kaya sa araw pong ito, sa ating ebanghelyo, ang pagbibigay po ay larawan ng pasasalamat. Kapag ang isang tao ay hindi kayang magbigay, asahan niyo po, hindi paganap ang kanyang pananampalataya. Kapag kada dukot niya, hirap na hirap siya, at naghahanap ng paraan para hindi makapagbigay, umasa po kayo, ang kanyang pananampalataya ay wala. Ngunit ang isang taong nagbibigay na may matibay at malalim na pananampalataya, anuman ang hingin mo sa kanya, ibibigay niya. Anuman ang sabihin mo sa kanya, ikakaloob niya. Hahanap at hahanap ng paraan ang isang taong may tunay na pananampalataya at ibibigay niya kahit na ang buhay niya. Sa araw pong ito, mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng babaeng balong ito, magbigay ng may kapayapaan, magbigay ng may kagalakan, nang sa gayon, muli tayong puspusin ng Diyos dahil ipinakita natin sa Kanya na tayo'y umaasa. Ipinakita natin sa Kanya ang ating pagtitiwala at pananampalataya na muli niya tayong pupuspusin ng lahat ng biyayang kailangan natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa kanya. Pinapaging mapagpakumbaba tayo sa kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbigay sa atin ng biyayang walang humpay. Ating tutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang, at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit,
naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinagutos naming talaga. Ang pagsamba sa inyong ngalan, at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang lobang tao'y nilikha mo at pinangasiwaan sa sansinukob. Sangad mong siya iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagdalikod. Sa iyong paghiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan, tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga reliyoso, diakono, tintensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Hesu Kristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalaban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kasalanan. Ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, meek and humble.
announcement, inaanyayahan po ang lahat ng mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas November 26, 2024 sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Pilgrims of Hope. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Leo Angelo S. Ignacio, Dean of Studies, Theology Department, San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan. Available na rin po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, kayo'y magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Yung mga walang nakaalala, sila naway magkakamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbabas-bas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din ang kanilang mga daladalang imahen, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako mo nung sila'y binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Si Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krusong namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.